kinailangan ng buong organisasyon na to para makaabot sa ganitong klaseng estado ng paglalaro. Papasok na tayo sa isang panalo na lang ang kailangan ng Echo para magiwang ang limang Echo fans. Let's enter game number 4. Tatanggalin agad ang Cho at Fredrin. Respeto kay Yawi at Carl. Hindi na nila ibibigay at palulusutin pa yung Fredrin na kanina pa nakakuha ng panalo. Never pa atang natalo yung Fredrin ni Carl kung titingnan natin. Kasi yung mastery niya sa hero na yun, nakikita mo talaga na bawi kung bawi. Hindi lang bawi kung bawi, okay lang sa kanyang tanking lahat. Actually, very similar how Carl TZ and Wise plays that Fredrin. Parehas matikas maglaro, parehas malakas mag-Fredrin, pero ngayon, walang makakagamit nun. Blue side pickup for the side of Blacklist International. Sino kaya makakasecure? Ano kaya ang kanilang isesecure? Inagaw na nila ang carry. Hindi nila ibibigay sa bagyo, pero open ang Eve. Kuha na kaagad to para kay Sanji. Matik na yan. Glue naman ang nakikita kong choice para dito kay Sanford. Pero kasi yung Echo, willing silang ibigay yung glue kasi nakakounter naman ang Deroth ni Sanford eh. So parang ang call dito ng Echo, sige, bigyan nyo yung glue. Kaya naman natin eh. Kuha na lang tayo ng mas importanteng hero. Sino kaya pipiliin nila? Will they go for a hero for Yawi? Kasi yung mga binabansa kanya kanina, katulad ng Franco, yung Kaja, tanggal din yung Cho. Parang nalilimit yung heroes ni Yawi in a way na kailangan na nila mag-secure kagad. Pero ang inuna pa nila ay yung gold lane pick na ibibigay nila kay Benny Cutie. That is the Harith na agad sasagutin ng Lolita plus na Valentina. Napakatapang na pick mula sa Echo, securing that Harith plus the Eve. Nakita na natin yung combo na yan, pero nahihirapan yung mga ibang teams na i-execute ito. Yung lalapagan mo ng real world, tas Zaman Force para wala na talagang galawan. Pero mukhang may sinabi si Coach Tic Tac dito. Sabi niya, I want to see a PH versus PH Grand Finals so we can achieve a back-to-back champion from the Philippines. Very selfless. Alam natin, Echo, gusto nilang sa kanila mapunta yung championship. But at the end of the day, mas binibigyan niya ng diin na Pilipinas ang gusto niyang makita na mag-champion. Either, no? Parang ganun nakakatuwa kung iisipin natin kasi hindi niya iniisip na kami yung magcha-champion. Parang either sa dalawa, as long as PH versus PH Finals, masaya na si Coach Tic Tac. And going back to the draft, Umi, Dragon ang sinecure nila for Sanford. Before going into this series, nakita natin na isa to sa mga paborito nila na pinipick. Most pick nila to sa XP lane din. Yung glue itatanggalin dahil mahirap nga naman mag-glue. Ayaw din nilang i-force pala na magdiderot lang si Sanford answer to the glue. And ito, comfort kasi to ni Sanford, no? Alam din natin na kapag kinumbine mo ang Eve at pati na rin ang Black Dragon form ng isang Yuzhong, ay talagang napakahirap ng gumalaw around that zone. Ang ginagawa kasi ng ganitong composition, gumagawa sila ng parang bawal kang Tromespas eh. Babakuran talaga nila yung buong, let's say, buong Lord Pit, buong Turtle Pit, Real World Zaman, tas may Black Dragon na gumagalaw-galaw. Yun yung literal na yung Echo Express na sanay tayong gumagalaw, yun naman, paikot-ikot lang parang yung mga laruan na, na train. May ilang oval lang yung train. Hindi katulad nung mga natutunghayan natin sa kanila na tuloy-tuloy yung biyahe. Habang yung Blacklist International, nire-respeto nila yung hero ni Yawi. Kaya naisip ko kaninang sana kinuha na lang nila yung Franco or ano. Kasi kailangan nilang bigyan si Yawi ng comfort pick eh. Pero this shows kung gaano kalawak yung hero pool niya kasi willing siyang isacrifice yung mga heroes na pwede niya sanang gamitin na mas magiging madali buhay niya. Instead na, sige, coach, kaya ko naman tong heroes na to. Hayaan mo silang mag-ban kahit huli na ako, tsaka na lang tayo kumuha. Pero wala pa namang hero si Carl TZ dito. Pwedeng i-last pick yung jungle pick kasi makakapag-adjust pa yun eh. Pero Momento. Nagbabalik. Namnamin natin to, idol. Nagbabalik Carl Tusok. Ay nako. Hindi, wala akong masabi sa pick na yun kasi ang tagal nating inabangan tapos nilabas sila ngayon. Kaso, ano? Barat yung pinick dito. So, pahirapan. Paano mo nga naman tutusukin na napakalaking dinosaur tapos meron pang
Paris na lapo-lapo on the XP lane. Curious to see kung ano yung ilalagay nila sa role ni Yawi. Kukuha silang Grak ata. Grak, Ling, very complete opposite. Itong dalawang team comp ng Blacklist at Echo, may nais patunayan yung Echo dito na kaya naming isil yung series gamit tong ganitong klase ng lineup. Hindi kami makipagsabayan, tinanggal nyo yung Fredrin, sige, mag-a-assassin ulit ako. Isang laro na lang ang kailangan ng Echo para makabalik si Carl Tizzy sa Grand Finals kasama ang kanyang bagong kupunan. A historic pick, the Ling going back to the hands of the once called best in the world sa jungler assassin position. Mabubuhat kaya niya ang Echo pabalik dito sa Grand Finals o kaya Blacklist papatagalin pa to para mawala ang tsansa ng Echo na makuha agad ang serye and extend it to Game 5. This is two of the best teams in the world about to clash in Game number 4. At hindi na alam ng buong madla kung anong mangyayari dito. Let's enter Game number 4, Blacklist International versus Echo. Magkakaalaman na, Umi. Ma-extend nga ba ang serye o tuluyan ng matatapos? Nakakuha ng comfort picks yung dalawang kupunan. Carl Tizzy on the Ling, habang si Wise naman in his signature Barats. Very complete opposite. Tapos makikita natin na yung bakbakan ng dalawang junglers na ibang-iba. Sino kaya yung mananaig? Diba, doon tayo na ako curious eh. Sino ba mas malakas? Utility jungle pa rin ba yung malakas sa meta o yung assassin na? Pero ito ha, alam ng Blacklist na ito ang kahinaan ng assassin jungle. Yung early pa lang, papahirapan mo na yung buhay. Kaso inalagaan siya eh. Alam din ni Sanji tsaka ni Yawi na kailangan nilang protektahan si Carl Tizzy, and successful naman si Carl sa pag-secure ng kanyang dalawang buffs sa early game. Going into the 1 minute mark, nagkakaroon ng slight advantage ang Blacklist International because of the control. Kuha sila ng Lito, i-invade pa dito si Wise. So, it shows na madedelay talaga ng bagya si Carl Tizzy pagdating doon sa mga teamfights. Ang bilis mag-level 4 ni Wise. Level 4 already, and this is a Demon Slayer Barats na talaga namang specialty niya. Pero si Carl, medyo sumilip lang doon. Tinignan niya kung makaka-chepy ba siya ng isa. Yan nga eh. Nag-aalangan si Carl na uminvade din doon sa jungle camp ng Blacklist kasi alam niya na pwede siyang bigyan. Dahil nga merong kaltok si Oh My Venus na mapapababa siya sa wall pag ginagamit niya yung Cloudwalker. Kaya naman, hindi mo mababasa yung teamfight talaga, Umi, not unless makita mo mamaya doon sa mga turtle pit eh. Kasi mag-aagawan sila for sure sa first turtle. Kaya naman may pagsabayan ng isang Ling dahil nga doon sa talon-talon retry niya. Pero ang for sure na magsa-start at pupul dito ay yung Blacklist. At ngayon, na 8 seconds na lang lalabas na ang unang pagong ng laro. Echo, mukhang sila ang mauuna around that area pero kailangan natin tignan ang purple. Again, napaka-importante ng purple na to para sa Ling. Uy, bibigyan natin na dito si Wise. Bumitaw na nga dito ng Tempest of Blades. Wala na rin yung Daytona's Welcome. Hindi niya nakuha yung isa pero si Yawi na pa-flicker pa. Dudunggulin niya ba? Pero mukhang hindi. Nasayang ang flicker doon ni Yawi. At sisimulan na nga ng Echo ang turtle. Si Edward ay may bravest fighter pa pero mukhang papasukin na nga niya. It's a 3v1. Andyan na rin si Haji with a real world manipulation pero masisecure ang turtle. And it's a squid game pero dalawang square. Wala namang babagsak. Turtle in the hands of Echo. Echo playing it safe. Pagkuha nila ng turtle, Mamba out na kagad. Alam nila na delikado pa ang kanilang sitwasyon kasi may chance na pumalag dito yung Blacklist International pero kailangan na kailangan ulit bumalik ng ating mga junglers doon sa kanilang pattern na kuha muna ng jungle camp tapos mamaya na yung ikot. Pero may hindi tayo napapansin, Umi. Ano? Yung gold lane. Yung gold lane talaga, nagpa-farm lang. At napaka-importante niyan for both squads kasi parehas late game hyper carry. Oo, mamaya pa yan. Ano? Parang sila yung naging XP lane, no? Sila yung naging XP lane. Yung XP lane, all out war. Tignan mo nga yung minimap na mo, nagsasapakan yung dalawang yan. Di lang natin nakikita. Parang sila yung Uranus Esme. Pero nag-i-heal din lang. Wala. Matik na to eh. Matik na. Pero may pag-bisita din si Yawi. Ah. Silip-silip lang din onto Benny Cutie para sure na safe siya. Pero surprisingly, unang nakakuha ng turtle, Echo. Pero bakit lamang yung Blacklist sa gold? Maybe it's because of efficient farming, no? Yung nalalasit nila, yung mga minion, mas mabilis ang pag-iikot nila. And so far in the early game, mas mabilis talaga umikot ang isang Barats against the Ling in terms of clearing. Diba? Si Sanford kinain! Nakain na nga tapos nakabang yung Bravest Fighter. Wala nang kawala dito si Sanford. Nag-Black Dragon pa siya. Makakatakas pa ata ito. Naku, yung Dragon. Yung Dragon natakasan yung dalawa. Nautakan na galawan. Lumipad sa labas ng mapa
yung landok doon, binigyan niya ng bird's eye view. Tinignan niya. O, teka, ganda pala dito. May mga bulubundukin pa. Sumilip lang. Sumilip lang. U-turn, man. Drumive through. Nakabili pa nga ng burger. Yari. Yari sana si Sanford talaga dun sa bottom lane. Pero calculated niya rin yung Black Dragon niya kung kailan niya gagamitin. Eh, no? Talagang yung Blacklist parang confident na sila na ate na to. Kuha na natin yung kill first blood na. Pero si Sanford sabi niya, no, no, no. Teka lang. Lilipat ako dito sa bandang Gedli at hindi niyo ako maaabot. Pero si Haji, ang lakas ng poke game. Sakay, Sanji, binigyan niyo. Flicker out si Sanji dito para makatras. Nakabang naman yung Numinon Blast. Na flicker sidestep pa dito ni Oh My Venus. Kaya naman nahuli dito si Carl Keezy. And he will go down. Wala na dito yung contest ng retribution sa turtle. Kaya naman yung Blacklist pa rin ang mamamayagpag. The Queen with a major setup. Nahanap niya si Carl Keezy. Ang pinaka-importanteng niya. Bro, ng Echo sa turtle fight na yon. What a play mula sa Reyna ng Blacklist. The Queen with the plays. Akala ko hindi natatama kasi pilit pa namang nilakad ni Carl Tizzy pakaliwa yung hero niya dito. Pero sabi ni Oh My Venus, alam kong makakatakas kay. Willing akong gamitin yung flicker, masecure lang namin yung kill. Tapos kuha ng pagong. Kaya naman ngayon, mas lalong lumaki yung kalamangan ng Blacklist International in terms of the gold. Even yung control, maikita natin na mas matapang sila eh. Mas confident yung Blacklist. At 1,000 kalamangan na ang nakuha ng Blacklist. And this is a very important game for them to win as well. Kung hindi sila mananalo in this game number 4, tapos na yung serie. They need to win this para ma-extend ang series into game number 5. At piniguradong hindi na masyadong makahinga ang agents worldwide while watching this game. Bawal mag Gamalay, Yowie, going in! Pwede niya ditong bigyan ng dunggol at yun na nga, si The Queen ang plano nilang bigyan. May harang pa, pero may Numin Blast na bawi. Kaso nga lang si Orb nagwawala. Dito naman si Carl Easy para bigyan siya. At mukhang masisave ni Carl Easy ang kanyang kakampi. Kahit plano lang yung buhay, pre. Yowie makakauwi pa. Tapos makakabasag yung echo ng Torre sa may bandang itaas. Kaya naman talagang nakalamang, nakabawi, nakabango ng echo. Fair game 2v2. Pero sabi ni Carl Tizzy, walang fair game sa akin, tol. Cloudwalker lumipad all the way from the jungle to the top side. Binigyan niya with a combo. Pero dito sa maintenance si Sanji Delicato. Si Yowie yata yung sunod. Nagwala na nga si Edward mismo doon in between the two turrets on the mid lane. Wise naman medyo low habang andito na yung dragon. Magwawala na siya. Pero si Oh My Venus maaaring maipit sa gitna. Kaso nga lang si Edward pilit pang pampalagan. Pero si Oheb late dumating. Sakto lang Sanford? Talaga. Right on time kasi si Sanford na mabibigyan nila. Sanford goes down on the side of Echo. 1-for-1 lamang. Wise ay babagsak din. Pero summon force. 1v1 si Edward na atang isusunod. Kinakay pero biglang tumalon palayo. At si Carry pa nga makakakuha. Carl Tizzy nilinis niya pagkatapos. This fight in the mid lane. Tuloy-tuloy lang talaga. Man, yung buong series na to po. Puro bakbakan, oh. Hindi pa sila tapos. Yung laro na yung tumapos. Yung laro na yung tumapos. Tigil daw muna. Pahinga daw muna sa mga casters. For sure. For sure. Ang ating mga casters worldwide. Lahat ng mga broadcast men. Masaya sila sa post kasi makakahinga sila. Masaya. Hindi lang casters, kundi pati na rin ang mga fans. Muli, shout out sa mga nanonood sa ating mga watch party all around the entire Philippines. Meron tayong market viewing party na magaganap January 13 to 15. Nandiyan po tayo. Mag-enjoy kayo kasama ng mga MLBB personalities na in-invite din. And other than that, may mga cafes, universities, and other places as well sa Mindanao at Visayas para ma-enjoy mo ang M4 nationwide. Isang community tayo dito. Ang Jakarta man ang host, meron tayong mga pwedeng puntahan dito sa Pilipinas para ma-enjoy ang M4. Buong bansa ay nagdidiwang dahil sa lakas ng Pinas. At natutunghayan natin yan mismo ngayon sa sering ito na hindi nagiging one-sided eh. Palag kung palag, men. Andito na tayo sa point na kahit sino nga talaga manalo dito, masaya tayo. Pero tingin ko yung Blacklist hindi pa ready umuwi eh. Hindi pa sila ready magpahinga. At ang plano nila dito ay i-force yung game number 5. But with Echo clapping back every time na makakuha yung Blacklist, makikita mo yan sa gold dito, bumaba na bigla. Oo, kumbaga nagpapahalitan na naman sila. Blacklist. Now Edward, tatalon dun sa bandang Gedli. Turtle, low HP, Carl, retry battle! Mapapalagan nga nila, hindi muna hinit. Pero si Wise pa rin ang makakakuha ng pagong.
Nag-attempt si Carl Tizzy. Ang ganda nung attempt niya kasi one man army siya doon eh. Pinalagan niya eh. Uy, nanakaw pa! Ang sakit naman nun! Ibig sabihin, hindi rumetri si Wise doon sa turtle? Si Carl yung nag-retry tapos dinuraan lang ni Wise. Ah. Tinapakan pa tapos mukhang masusunod si Sanford. Wow. Blacklist International suddenly changing the tempo and now lamang na sila ng 2,000. Aray ko po, dahil lang doon sa nangyari, nakuha nila ng kill kay Carl, steal ng purple buff. Eh, parang nag-change na agad yung tempo natin kasi nag-attempt si Carl ng silip sa turtle. Hindi niya to nakuha, tapos binisita ka agad siya, nag-aun siya ng purple buff. Hindi man siya namatay doon sa exchange na yon. Pero malaking dagok yon para sa isang Link kasi purple buff dependent yan eh. Oo, at unti-unti tayo makakita ng level gap kung patuloy pa itong mangyari. Isang level pa lang naman ang lamang ni Wise compared kay Carl Tizzy. Kung makaagaw pa man ng buffs, moving forward dito sa ating game number 4 ay lalaki pa ang gap na yon. But for now, 9 minutes in, mukhang nagiging online na rin ang ating mga gold laners. Parehas ng respectable ang damage nila. Respectable na respectable. Papalagan nila dito. Real world manipulation ni Sanji. Gagamitin naman dito yung Bravest Fighter. Kaso nga na si Sanford na napunit bigla dahil doon sa damage na binibigay ni Oheb. Hindi na sila dito nagbibiro at makukuha pa nga nila yung isang kill. Tatlo na lang natitira mula sa mga orka. Naghahanap pa ng gulo dito si The Queen. Habang target lang nila, ibasagin yung Torres sa gitna. Attempt ng steal sa purple buff. The question is, how long can Echo defend? Parang napilayan si Carl Tizzy after mastilan ng purple, ng blacklist at ng turtle na rin. Lord na ata ang aantay ng mga orka para makabawi sa laban na to. Carl Tizzy with a blacklist sticker. Makakatakas nga ba? Alam niya na ata na hindi siya makakatakas pero Tempest of Blades ang kanyang gagamitin. Nakabang naman dito yung stun. Kaya naman wala na ata siya kawala pero may talon. May talon pa. Buhay pa rin si Carl Tizzy, pero enough nga ba to kasi andito pa rin si Oheb. Mukhang magpapa-execute na lang siya kasi wala na siyang kawala. Oh no! Crucial pickoff for Blacklist International. Sinimula na nga ni Lane Lord habang inaabol si Carl. You can see the chemistry coming in from Blacklist International na right after nilang ma-pickoff. Even though na hindi pa nila nakikill, alam na ng Blacklist na kailangan nilang simulan yung Lord. Kasi if ever na hindi man nila makuha yung kill doon, siguradong-sigurado sila na uuwi si Carl Tizzy kasi wala siyang Tempest of Blades. Naaamoy na ng Blacklist yung game number 5. At mukhang aabot tayo down to the wire here kung tuloy-tuloy ang pagpasok ng Blacklist with this gold lead. And titignan natin ay may milestone na na-achieve si Oheb. First in total kills in M-Series, 233, surpassing Chiku ng Todak of 232. Congratulations to the Filipino Sniper, pero may party na sa mid. Party-party talaga sila sa gitna kasi ang plano dito ng Blacklist ay tapusin na. Pero yung Echo, successful sa kanilang depensa. Wala na yung Dragon, pero nagwawala pa rin ang Blacklist. Takot seal play, maghanap sila dito dahil nga si Haji, eh meron pa namang real world manipulation, cancelled. Ano meron blast, pero may dunggol naman dito si Aoi. Biglang tatalo dito si Carl Tizzy. At mukhang mahirap, at yan talaga yung pistuan dito ng Blacklist International. Kaso nga lang, merong trade, 2-for-1. Carl Tizzy naman ngayon, bababang away. Naduraan ni Haji at double kill na nga sila dito. Mahihirapan ang mga orka sa pagdepensa kasi dalawa na lang ang natitira. San-san na lamang ang natitira para dumipensa against Blacklist International. It's a 4v2. Two child prodigies against 4 world champions. Ano kayang mangyayari dito? Terrified na dito si Sanji at mapipilitan siya mag-back away. May isang minion na natitira pero si Yawi naman ay mukha mabubuhay pa. They will secure a kill onto Edward. Hindi pa rin tapos ang boxing. Pero si Haji dito makakatakas pa nga. Dunggol, pero dunggol ang sagot sa depensa mula sa Blacklist International. At parang ganun lang, muntika na tayong mapadalagat doon sa game number 5. Buti na lang, medyo mababa pa yung death timers for Echo at naka-respond sila agad. Wise looks to be in trouble here. Zaman Force with the slow. Nagahanap ng Detonas welcome at hindi yata tatama yun sa likod. Tignan mo! Hindi niya hunahuli si Benny Cutie kaya naman kailangan lang mag-back away. Wala na rin dito si Oheb kaya naman wala na rin yung kalang damage. But Carl Tizzy goes down and ang laking problema nito para sa mga orka. Yung Blacklist International nagkaroon lang ng trade doon. Pero alam mong lamang pa rin sila dahil meron silang nakuha ni isa.
Chumichepi-chepi lang si Carl TZ as of now, pero high priority target ang nahanap niya sa laban na yon. Oheb, 5-4 right now. Napakataas ng damage na binabato ni Oheb in this game. Kaya kailangan talaga mahanap agad siya ni Carl. And look at this! Nice setup mula kay Yawi. Summon Force with a reward manipulation. Mukhang natrap sa loob ang Blacklist International. Ang babagsak na si Mom Shoes. Isusunod na ata nila si Edward, pero si Yawi, no! Si Penny Cutie ang babagsak! Meron na nga parisukat, meron pang bilog na wala ka talagang tatakasan. Kaso nga lang yung trade in favor pa rin ng Blacklist Min eh. Isipin mo, Benny Cutie, Gold Daner, kapalit ng Roamer na si Omay Venus with a Lolita. So coming into the Lord fight, medyo madedelix ang Blacklist dahil sa positioning, pero kaya namang umabot ng dalawang teams eh. Tanong dito, sino mas matapang na pumalag kaagad ng teamfight dun? Kasi kakatapos lang ng gulo eh. 3K gold lead. Kaya nga bang pumalag sa teamfight ng Echo without Benny Cutie? Lalakarin pa niya yan mula sa base. Pero mukhang papabagalin nila yung Lord Take, no? Both teams wanting a full-on 5v5. O nga naman, bakit mo gustong lumaban nang wala si Mom Shoes? At bakit mo nga lang bang gustong lumaban kung wala pa si Benny Cutie? Magiging mahirap talaga for both squads na ituloy kung 4v4 lang. Kaya hintayan muna sa limahan. Haji, may real-world manipulation. And this might just be the game-deciding play for Blacklist or Echo. Alam ni Edward na may tao doon, pero matapang siyang sisilip. Sino kaya kang nabibigyan? Conceal play. Nakita dito si Yawi. Ang plano ng Blacklist International ay pumalag. Nang sabayan, nung minun blast, walang tatamaan dahil doon sa cancel ni Yawi. Tugtol! Dalawa ang lumipad! Kaso nga lang may bawi dito dahil wala na nga si Ohem. Mga orka ang nagwawala. Tapos 7 first man maging susi. Pero godlike na si KDA Machine. Kaya naman kukuha pa siya ng dalawa. Yung trade dito in favor na sa Blacklist. Sanford delikado pa. Maagang nawala si Ohem, pero hindi yun nagmamatter dahil nakapasok din naman si Haji. Nakahanap ng dalawa. At kailangan na mag-def ni Sanford at Yawi Boy na rin si Carl TZ after recalling. And this is a 3v3 inside the base. Mukhang gugustuhin na nilatapusin to! Pari na mag-base lock dito ang mga agents. Blacklist International. Ang plano nila ay tapusin na yung laban. May numinon blast tsaka dong goal. Kaya naman talaga hindi na makakagalaw dito na tuluyan si Yawi. Binibigyan siya ng dinosaur. Pero mapubuhay pa rin. What a secure coming in from Echo. Tempest of Blades will be the key to zone the members of Blacklist International. At hindi nga pa rin tapos ang boxing round 13 na. Hindi na dapat umaabot doon at tuloy-tuloy pa rin ang pagdepensa. Sanford, low in HP. Kailangan lumayo na hanap ni Omay Venus at pinasabog with that passive. Echo, down one man. At may Lord pa nga na nag-aabang para sa Blacklist. Concussive blast lang, sapat na para dito kay The Queen upang i-take down niya si Sanford. Pero mababa pa naman ang ating TikTok timers. Hindi pa tayo umaabot doon sa point na sobrang tagal na magiging pag-aantay nila. Pero si Carl Casey may chance pang kumontest. Vision lang mula kay Yawi ang kailangan niya doon sa Lord. Pero si Sanji nakulong doon. Oh no! Sa mismong wall na inilatag ng kanyang kakampi. Kaya naman medyo delikado, pre. Mahampas pa siya. Hindi siya tuluyang makaka-uwi. Pero si Benny Cutie, rumirek na sa bot lane. Oy! Eto na naman yung galawan ng mga orka. Kuha sila dito ng Lord. Bagsak si Carl TZ. Pero meron ditong trabaho si Benny Cutie. Nakaragol si Haji at nahanap ng KDA Machine at ni Agent Zero ang espiya sa loob ng base. Echo, apat ang wala. Akala natin tapos na with a classic backdoor, but now it's a 1v2. Sabi ng Blacklist International, hindi nyo na yan magagawa ulit pa. At andito na nga sila, hindi papayag na matapos na lang bigla. And we have Blacklist International securing game 4, forcing game 5. Min, game 5 is real. Hindi talaga pwedeng matapos na ng ganito lang. Hindi sila papayag na magpapahinga sila. Kailangan talagang ipilit yung game 5. Kailangan talaga para dito sa bakbakan ng dalawa. Ito, kailangan talaga natin eh. I-savor yung moment na to kung saan makikita natin ang dalawa nating Philippine representatives ibuhos ang lahat ng pwede nilang maibubuga in this game number 4. Ngayon na tight na ang ating series. Momentum is on the side of Blacklist International. Muntikan nang mataan sa Echo backdoor play, pero naaamoy ni Agent Zero at ni KDA Machine na nakikita nyo sa camera ngayon ang pag-espiya ni Benny Cutie sa loob ng kanilang base. Muntikan na, pero handa ang Blacklist International. Ang ganda nung naging plano nila dito na mag-antay lang nung perfect moment na kung saan makikipagsabayan sila dun sa teamfight.
pero sakto lang din yung uwi ng ibang members para depensahan mismo yung base. At ang ginawa dito ng Blacklist International ay hindi sila pumayag na hindi sila pauwiin. Kung kailangan umuwi, kailangan umuwi. At napakaganda ng shot calling mula sa Blacklist International. Kung hindi sila mabilis mag-usap dun, baka natapos na ng bagyong Benny Cutie ang game number 4. And so far, it has been the battle of shot calling. Pabilisan ng comms, pabilisan ng ikot, at pabilisan ng pag-secure ng objectives. Game number 5, Santi! Tuloy pa rin ang battle ng ating mga MVPs mula sa ating M-Series. Carl TZ Oheb umabot ng Game 5. M4 World Championships, men. Upper bracket. Parang finals na yung napapanood natin, Umi. Kaya nga eh. And ito rin yung sinabi natin nung nagtapat ang Blacklist at RRQ. Pero ako nang, kung hindi lang taga-Pilipinas to parehas, feeling ko. Pero iba talaga ang lakas ng Pinas. At ngayon makikita natin na all the way to game number 5, tuloy-tuloy lang. Ang unang serye natin ngayong araw ay umabot din ng 5 laro. Ang pangalawa, hindi. Pero ito, siguradong matatapos sa panglima. Overtime na para sa dalawang kuponan na to. At mukhang nailabas na yung mga bala na nag-aabang pa. Back to best of one. Pero mukhang meron tayong napapatunayan. Pag nandito si Ate Chantel, matik game 5. Kaya nga eh. Ito yung pinag-uusapan natin kanina pa. Actually, game 1, kwento ko lang sa mga madla. Nung match 1 natin, wala siya nung first 2 games. Akala natin, 2-0, diba? 2-0 na. Tapos game 3, may bumaba ng... May pumasok ng building. Hindi ko napapangalanan kung sino. Tapos biglang umabot ng game 5. At ngayon, na-analyst siya para sa ating serie in this upper bracket finals. Mukhang totoo nga ang bali-balita. Totoo nga ang balita. Totoo ang mischis. Totoo ang mischis. Chantel, the mother of all series, ay totoo. Ito na nga ang ating pag-uusapan. Game 5 is real. Game 4, 2-2 na ang galawan. Chantel, paki-analyze naman to. Joke lang yun, ha? At dahil dyan, kung ako ay analyst o caster, lahat tayo ay kinakabahan. Welcome to the Understand, Ate Machantel, at dito ating pag-uusapan kung ano bang ang nangyari on that game. Blacklist International and Echo, it has been a battle of shot calls. Totoo yung sinabi ni Umi doon. Nakita naman natin doon sa mga latter parts of our game, naging problema na is kung sino mauunang targetin, kung sino nga bang una magbibigay or magagamit ng ultimate or kung saan nila gagawin yung team fight. Pero kung titignan natin lineup dito, napakaganda. Stellar performance for Haji, 809. There was a time wherein lahat tayo nag-agree, napakasakit ng mga dashes dito ni Haji, napakahirap para sa side ng Echo na pumasok from time to time. So imagine niyo, pinaka crowd control dito ng Echo is kapag maganda yung knock up coming in from Sanford and even for Yawi. Pero bago sila makapasok doon sa line of defense ng Blacklist International, merong Haji, merong Valentina na nandoon at nakapwesto at naka-ready na magkaroon ng taunt coming in from Blacklist International. Now, going back dito sa lineup ng Blacklist International, naging mahirap para dito kay Sanji na pumasok from time to time as well dahil si Edward ang gamit niya is lapu-lapu. So kung ikaw ang Eve at merong anytime ay magbe-bravest fighter, ikaw na mismo ang maiilang kung kailan magagamitin ang iyong real world manipulation. Super on par ang ating teams during this game. Makikita lang na talagang Pinas lang malakas, pero look at that. The care of that game is Haji with 116 kay damage dealt sa ating laban. Even for Omaylinis, she is the top total assists for this game. At ang gusto ko lang sabihin dito is beautiful ML. Again, macro and micro skills ang ating nakita for every team fight. It just so happened na tumaba na rin talaga si Oheb on that 64% team fight participation. Yes, Benny Cutie 82%. Pero kasi pag ginamit na ni Benny Cutie ang kanyang Zaman Pores, hindi na siya ganun kadali magkochrono dash. Kasi pag i-compare mo yung difference for every free hit kasi si Oheb, free hit yung hero niya. Mag-free hit siya, si Benny Cutie, kailangan niya muna i-take note, gano'ng nga ba kalayo yung magiging summon force ko? Ilan nga ba yung magiging chrono dash ko bago makapasok doon sa pwesto ni Oheb? Again, binanggit natin kanina na bago mo pa mapasok din si Oheb, meron pang Haji na nakabantay, meron ding other heroes na nakabantay, and we have to commend those Numinan Blasts coming in from OMIV. Pero binanggit natin ang binanggit all over again, the KDA machine. Haji 809 KDA
gold per minute of 703, 77.3% kill participation. At if ever man targeten siya dito ng mga players ng Echo or puntan siya sa may back lane formation, meron siyang Winter Truncheon. So, kinailangan niya lang dito ng Divine Glaive for that added magic penetration. Enchanted Talisman para spam na lang na spam. Again, Haji did a spectacular performance on that game, tying the series into game number 5, enforcing a game number 5 rather. Gusto ko na sabihin na kung ikaw ang Echo ngayon, parang ang question mo na lagi kapag ka magda-draft is, si Haji ba or si Wise yung gagamit nung Valentina? Now, looking at the heat map, again, Haji's performance all over the place, pero nakafocus siya doon sa may buff din ng kanya, yung vision bago doon sa purple buff ng kanyang jungler, which is Wise. So, dahil nakapwesto din siya dyan, majority din na nangyayari dito for Blacklist International ay alam nila at naging mas madali para kay Venus na magstay doon sa may gold lane and even mag-rotate up until the XP lane. Again, dyan siya nakapwesto kasi meron siyang factor, that taunt factor. If ever na ma-taunt niya yung mga players na dadaan dyan sa heatmap natin, yung pinaka-shaded part ng heatmap, ibig sabihin, mapipigilan mo yung mga players na iikot papuntan sa gold laner mo. At dahil napipigilan mo yung papasok doon sa gold laner at mahihirapan silang umikot, hindi nagkakaroon ng pang-contra play against Oheb. Kaya naging maganda ang farming ni Oheb. At ito, kitang-kita sa highlights natin, yan yung area of the heat map eh, yung part na yan up until the riverside. Just look at that beautiful real world manipulation IMU coming in from Haji. At nagkakataon din na dahil doon yung positioning lagi ni Haji at lagi siyang may real world manipulation, yung Echo, yung sarili nilang teritoryo ay halos hindi na nila teritoryo. Even Cartesi, nahihirapan na mag-farm from time to time. Again, Blacklist International, this is a team na sanay sa mga game of best of 5 games. Sanay sila sa mga gantong crucial part of the games we're in. You really have to decide kung ano nga ba magiging trade for every team fight. Ito, kitang-kita natin that for Echo, they have the damage, yes, but sustain from Edward ay hindi na rin mapigilan. It is a tempo coming in from Haji. Naghahanap na siya ng target. Nagpumasok pa nga siya with a flicker because of that. At ang target niya was Sanji and Benny Cutie. Kaya hindi na nakapwesto pa ang Echo for that retaliation at hindi na nakatakas pa against Blacklist, against Echo. Again, Blacklist International, parang sila naman ngayon ang unti-unting umiinit. Sabi mga casters natin, momentum is on the side of Blacklist.